Property pong ito ay malapit po sa town proper, municipal hall, at doon po sa public market, sa church, sa mga eskwelahan, at sa ospital. Malapit po ang property na ito. Accessible po siya. Napakaganda po, accessible. Talaga pong masabi natin maganda dahil wala pong bangin, banayad po ang pagka-islop niya. Hindi po natin po problema ng landslide. At napakabanayad po ng lupa. May mga mahogani po tayo na pili po natin magawang puste, at kung palalakihin po ay may magagawa to pa tayong bahay. Sa mga buyers po na naghahanap po ng property na mabibili, kung wala pa po kayo nakikita ang property na inyo mabibili, or wala po kayong agent, broker, maaari po kayo magpahanap sa amin. Banggitin nyo lamang po kung saan nyo gustong bumili, ilan ang lot area at magkano budget, ano pong purpose sa property na bibili nyo, at maaari po namin kayong mabigyan. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa lahat, lalo na po sa ating mga subscriber, viewer at visitor sa ating channel. Yung mga buyers po, visitor at viewers na hindi pa po nakasipag-subscribe, malagod po namin kayo iniimbitahan kayo po yung mag-subscribe para makita nyo po ang lahat ng ating property for sale, makapamili po kayo at maging updated sa aming video ng mga property for sale. Ito pong kalsada, left and right po dito yung property natin, kaya accessible, may kuryente po tayo. At yung bypass road po ay dumaan din sa property. Para po sa kaalaman nyo, ladies and gentlemen, ang bahay po na ito ay bungalow type. Kasama po ito. Yan, yan po. May kuryente po dito. Yan lamang po ang poste ng kuryente. Oh. Yan, at dito ay may solar pa po siya. Oh. Bungalow type po ito. Ang likod ng bahay. Yan po. At may tubig na po tayo dito. Hindi na po natin problema ang tubig. Yan po ang tubig. Oh. Yan. Gagamitin na lang at dilipatan. May kuryente po. Ito po kontador. Oh. Ang bahay. Oh. Naka hollow blocks po siya. Ang bubong po ayero. At naka frontage po sa kalsada. Yan po. Left and right po ang property sa cemented road. Hindi po natin problema. May cellphone signal, may internet, may tubig. Yan po. At napakarami pong nyog. Dragon fruit po yung tanim. Ito po ay napakaganda sa mga diabetes. Gamot po ang miracle fruit. Na po tayo sa loob ng property. Ito po ay new gun at land title. Ang sukat po ay 6 na hektarya. Overlooking po dito yung ocean water. Ito po pinakamaganda dahil overlooking po ang ocean water nito. Ang new po dito ay mga bata pa. Kasalukuyan pa lang po namumunga. Kaya konti pa lang po ma-harvest natin dahil iilan pa lang po namumunga. Ang isa naman na pinakamaganda, matagal pa naman po natin siyang pag-aharbisan. Yan po yung, ano, yung bahay. Itong sarapan ko na maliit na po nito po pilinat. Mga nyog ay kasalukuyan po lang mumunga. Mga 7 to 8 years old po ang edad ng mga nyog natin. At siksik po. Naglalaman po ng mga 200 na puno ng nyog. Pagka ganito po ang tanim niya. 5x5 po yan. 5 meters po ang distansya. Ang kaya pong maitanim sa isang hektarya ay 200 na puno, katulad po ng ginamit sa lupa na ito. Yan, meron po siya ditong backyard na baboyan. Yan po, nag-aalaga po sila ng baboy. May mga guyaban po tayo. Yan, ito po ang patunay na umaani po ang property sa nyog sa kapal po ng bunot na ito. Yan, yan po yan, oh. Yan. Attention po sa lahat po na ating mga OFW, mga buyers, mga investor na gusto pong bumili ng farm, na coconut farm. Ito pong property na ito ay accessible. Left and right po ng kalsada ay property. Simentado po, hindi po kayo mahihirapan sa pabalik-balik dito sa lugar na ito. At ang mga nyug po ay mga bata pa, kasalukuyan para namumunga. Pinaka matanda dito ay ng mga 10 taong gulang. At ang pinakamaganda po, relaxing po ito dahil overlooking po ang ocean water. Ang layo po natin sa bayan ay more or less po mga 8 kilometers. Sa magmumula po ng Metro Manila, ang travel time po nyo more or less po mga 5 hours po yan hanggang dito. Pwede pong dumaan sa SLEX, pwede naman pong sa Lucban, Quezon, dahil dyan po ay walang traffic, malapad ang kalsada at wala pong tulpi.
para sa kaalaman po ng ating mga visitor viewers at yung mga buyers na gustong bumili ng property. Ang nyog po ay hindi seasonal. All around a year ay namumunga po yan. Ang risk lang po ng nyog kung coconut farm ang inyong property kung bumagyo. Dahil kung bumagyo po ay mabubugbog yan ng hangin, titigil po sa pagbunga yan. Mga 3 to 4 months naman po ay recover na yan. At sa buong isang taon po yan, wala na po kayong tigil kaani. Sa experience po ng mga farmers, 60 days po ay nakapag-harvest ang mga farmer. Kung hindi sinasagad ang pagpalaglag niyan, 45 days po, pwede na po uling mag-ani. Basta lamang po yung mga hinog lang ang kukunin, yung mga laya na, at 45 days makaka-ani na po uli. Sa suha, napakarami pong bunga ng suha. Oh. Isang puno lang yan, pero napakarami naman pong bunga. Lot owner po na gusto magpabinta at wala pa po kayong buyers or ahente, broker na maaaring magbinta ng inyong property, nandiyan po ang aming mga contact number. Maaari po kayong kumontak sa amin para po matulungan namin kayong maibinta mga property nyo. Pero sa mga nagbibinta po ng lupa, paalala po namin sa inyo, asikasuhin nyo na po lahat ng inyong mga documents. Anyong mga land title, tax declaration, lot plan, dapat po kumplito kayo niyan. At kung namatay na po ang nakapangalan sa titulo, magpagawa na po kayo ng extrajudicial settlement dahil kailangan po yan. Hindi po mabibili ang lupa pagkakulang po ang mga dokumento. Yan po ang pinakakailangan yung gawin. Kahit naman po sino ang bibili ang lupa, hanapin po yan. Lalo po kami, mahigpit po kami sa due diligence. Hindi po namin pinapayagan ang lupa na mabili o mabinta na may problema. Ang amin pong slogan, hindi baling walang binta. Huwag lang makabinta ng lupa na may problema. Sa mga lot owner po na gusto nyo mag-engage sa farming, wala kayong idea ng pagtatanim. Mayroon po kaming YouTube channel, Agribusiness Implant Lover. Tinatalakay po namin ang mga iba't ibang klase mga pananim. High value crops, alin ang magandang itanim na talagang kumikita, at mga hindi seasonal, yan po ay tinatalakay namin. Pwede nyo pong panoorin. Bisitahin nyo po Agribusiness Implant Lover. Mag-subscribe po kayo para ma-update po kayo sa mga property na aming binibinta at yung po mga pamamaraan ng pagtatanim. Po, oh. Yan po. Ito po yung bandang baba ng property. Dito po overlooking na po ang ocean water. Yan po ang kumpul-kumpul ng mga bunuto na pinagharbisan. Shout out po sa lahat at maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa Golden Real Estate Channel. Mabuhay po!